Yun o, yan po, mapagpalang araw sa tinglat, mga kabisnes na mahal. Pampira na, na-off yung camera ko eh. Wala kasi yung tripod dala, mga kabisnes, ang hirap. Mga kabisnes na walang tripod. So yan po, mga kabisnes, dito kami sa Barangay 175, mga kabisnes, ayan o. So ayun, kasama ko si Bay Papaya. Yes, mga kabisnes. Nagpang-abot lang kami dito, mga kabisnes, sa barangay na to. Dahil si Bay ay naghatid ng pagkain. Ano mga pagkain na natin, Bay? May dalang ano dyan, kay Kuya Bong. Mas, sabon, humot, shampoo. Tapos, oh, yung kape, para noodles, tsaka yung ano, gamit, may gamit ulit, tsaka bread. Oh, ako naman mga kabisnes, kaya pumunta na ako dito dahil kinuha ko itong pinto na nabenta ni Bong at abot ito yung na-recover mga kabisnes, ito yung pinto na to. Ayan, kinuha ko dito sa barangay na to kasi ibalik ko yan doon, ibalik ko yan doon sa bahay ni Bong mga kabisnes. Hanggat maaari, maikabit siguro. Ikabit ka lang doon. Ikabit ka lang doon ang tayo. Oh. Kasi sila ba ay kapag na sila ng pinabahagi. So, nagpangabot kami dito at samahan niya na lang ako dahil medyo ano kasi ito, hindi magtrabaho ito ng konti. Yun, dadalhin namin yan doon sa bahay ni Bong at ibalik na. Buti na lang at ito'y na-recover. Kayo yan, anong ka-recover ito? Nakara? So, ngayon nga mga kabisnes, no, karumputan nga lang din na yung ganong nangyari kay Bong ngayon. Sila po nga parang wild na wild siya ngayon. Kung ano-ano na yung mga naisipan niyang ibinta mga kabisnes, hanggang sa unti-unti na talaga. Unti-unti na nauubos mga kabisnes. Kasi nung doon sa mga vlog ng mga nakaraan ay nakita doon na yung yero ay wala, yung pisahan na rin niya yung ano inaangat. Yung cutter, ano ba? Alulod, o. Inumpisahan niya ng unti-unti niya binabagtas. Bagaman hindi pa nakuha, pero pag inangat mo siya ganyan, andyan na, nagsisimula na eh. Sinisimulan niya na eh. So, sa madaling sabi, hindi na nga yung mangyari na talagang totally maubos ang doon sa ano, yung mga bubong, maubos talaga. Okay. So, yun na nga, ito na nga yung nangyari sa kanya ngayon. At hindi naman talaga to dapat nagustuhan ni Kuya. Pero bagaman ay may pagkakamali din siya. Oo, yung pagkakamali niya eh. Mapagbigay siya sa bagas. Dapat lang na pagbigyan din siya ng aksyon ni Kuya. Hindi sa paraan na siya ay saktan damdamin niya. Ito ay para sa ikabubuti niya, para saka matuto. Para matuto siya, tama. Para matuto talaga siya. So sa ngayon, bahagi namin niya na ito. Gagamitin namin yung pinto sa bahay niya. At pakisamahan niyo po kami mga kabisnes namin minamahal. Babalikan po namin kayo. Right? Alright. Alright. Business naming minamahal ito. Dito na kami sa lugar ni Bong. Ngayon, ikakabit na natin doon. Business. Alright. Hey, papa. Sama ko si Bay, mga business. You know. Woohoo. Dira. Go. Hindi, binibenta ko ya, Bay. Huwag yung sumigaw. Oh, pinto for sale. Pinto for sale. Baho. Oh, pinto ano lugar. Sa taguan. Oh, pinto ano lugar. Ito na po kami mga kabisnes. Mga kabisnes, nakahiram na ako ng screw doon kay Ate Nenet. Nandito na lang sa Ate Nenet doon, nasa labas yung ano, yung... Okay. Diba, may pamakit ba natin siya doon nandun? Nasa Ate Nenet, nakahiram na ako ng screw. Baka yun? Screw.
isa. Okay. Yan. Yung mga business plan natin. Okay. Ito yung arabay. Mga gamit. Kaya, dito, tutok ka dito, Kaya. Yung mga business na, wala ko dito ba ya? Okay. Ako mag-diin dito. Sige. Diba, mag-diinis ka ta. Yan. Okay. Matala. Okay. Ito ko na may tasaray ko. Yan po mga ka-business, kakabit na namin. No? Buti na lang, dito si Bay. Hindi mo kasi, wala. Hindi naman tumuloy. Namasada na yata mga ka-business eh. Mo, asa ka naman mo? Pag may hira, iniwanan mo ako. Mukha na masada na yun. Oo. Wapa. Ayun oh, meron kariling toto. Yan yan. Katong malaki ba? Katong kasong kulay yung hilaw. Yan, nilagay yung dito sa mga tapos isang maliit sa taas. Ingay tina yun. Ano yung yate? Di ba pala nakabit? Dito sa babaw ka mag-aaral na. Eh, butas na natin yung iba. Mangi-mangi. Ay, tingnan ko eh. Klarong-klaro ah. Ganyan yan eh. Bukas pag maghangit. Takno na pala yung magamit kanina pa. Hey. Oh, wala na.
Sila mga Martilio doon. Balikan po namin kayo mga ka-business. Nakikita ko dito yung ulo ni Bay. Alakin mo doon. Yun, naramdaman ko yung mga gitna, pilay mo boss, gitna mo na. Right, fuck, na fuck. Saan mo daw? Hindi pa ako. Hindi siya naglapat, parang hindi siya naglapat. Tapos itong pinto, parang umangat kasi itong mga plywood yun. Pero i-try lang itong bisagra, baka hindi ito lang ang hindi lumapat. Okay. Kasi parang na... Ay, siya, diba eh? Hindi na, ganyan na talaga yan. Oo. Ganyan na talaga. Oo, ganyan. Hindi kasi nisuot siya butang ba? Huwag ka pa isa, tanggalin mo na isa para mailapat natin mabuti. Para panibago na lang ba? Parang magkaroon. Ito, eh. Paluin mo na kayo ba? Ituwid na itong isa. Ah! Kapya. Yan! Pasok. Yan! Yan! Sakali, boss. Di na obra mga business sa Estro. Dahil kuha na yung butas, magbubuwag na. Balik ko pa siya doon. Napa. Yan. Okay. Isa pa siguro ba? Lumuwag na, hindi na pwede isko gagamitin, kaya pako na lang. Hirap siyang lumapat. Para ano na yan, ito, nalain na ito sa bukas. Sira na yung pinto. Ano na yung muna. Dito lang ang pinto sa buka. Ganyan. Ano siya pala? Saka na dito. Itong plywood. Para itong ikang arawan. Ah, oo. Ayun, mga natama na lang ha. Wala siya siyang ipasok. Rapis na ano na ikamit ulit. Kailangan siguro ka nung inyet pa, oh. Lagyan ng... Ito, parang yun ang... Ang daming na ano. Okay. Ingusat isang...
Kaya po mga ka-business, mahirap siya umangat na siya ito. Siguro pagtanggal ngayon yan, no? Umangat ito, dito na parang sa baba. Kaya pagka ipasok mo siya dito, bumabangga. Bumabangga na. Ano, bumabangga siya sa linya, mga ka-business. Kasi dito sa ibang okay lang naman, no? Oo, wala naman dito. Wala pa natin binako rito. Kung hindi na siya, ano? Talaga finger sa tuli mo. Low. Tangan niya kayo bigyan ng ano eh. Bab. Kuha niyan dito, may ang mga ito. Ano niyan, katatam. Katatam yan sa akin. Ganyan lang talaga, ganyan lang muna. At least dahil gamit natin ang kuha muna. Gawa na lang yan ang paraan. Wala tayong gamit dito na pang kuha nito. Pang silsil. Oo, hindi na. Hindi na ito yung kuha niyo. Lana ko eh, lana pa yun. Parang ano itong plywood eh. Ito yung forma. Yan, nila muna siya. Atis, may naisara siya yan. Yeah, ganito lang muna tayo. Ganito lang muna yung ano. Atis, ay gabit natin yung pinto mga ka-business. Pero napapansin namin dito. Dito sa part sa baba. Kailangan itong maano. Kailangan itong magawaan to siya ng paraan. Bukas siguro na, kasi gabi na. Ano? Hindi na nga makita halos. Ano ba ito? Yun mga ka-business o. Nandito na parte. Mungabangga siya. Kasi yung plywood parang kasi umangat na. Umatras ito. Itong frame. Ito. Naikabit siya. So hindi siya totally hindi mahila. Mungabangga doon sa pinakibaba. So yun. Naikabit. Hanggang ganyan lang muna. Naikabit. Mga ka-business. So sa ibang araw siguro gawaan ng paraan ulit yan para paglapatin. Baka na sumalapat kasi wala kaming mga gamit mga ka-business. Na ano, ito lang screw lang na hiram lang kami. Pero at least ito na, naikabit na siya, naibalik na siya sa ng kanyang posisyon dyan. So hanggang dito lang muna siguro mga ka-business yung aking vlog. Maraming salamat po mga ka-business. At gagayak na kami kasi gabi na rin na business. So bye. Talaga na tayo. Tira. Let's go. Tira. Tayo na dito bilo ya. Oh, sige. Oo. Mga kapatid, so yun po mga ka-business naming minamahal, nandito na po ang mga bagong produkto na iniendorso ng ka-business family. Ayan po mga ka-business, meron po tayong mga bagong product na inalo-launch.
Nom, ito po yung ating magagamit sa pang-araw-araw na buhay natin sa car and motor na accessories. Oh, wow. Ayan, meron po tayong tire block. Meron din po tayong magic gatas, mga kabusiness. Ito po yung pampakintab. At meron din tayong pampabango ng sa helmet. No po. And pwede nyo pong i-check yung ating mga produktong ito sa ating official website, ang kabusinessofficial.com. Lahat po ito, kinagamit ng kabusiness family. At yun, garantisadong epektibo, mga kabusiness. Eh po, mga kabusiness, meron din tayo bagong produkto ngayon. Ito po ang quartz removal. Uy! Po, yan. At saka meron din po siyang cream. Effective din po yung mga kabusiness, konting patak nyo lang po. Antayin nyo lang siyang matuyo at siguradong warts removal agad. Wow! At meron din po tayo hair grower. Ito po yung pang patubo ng buhok. Buhok. Sa mga nagkakaroon po ng hair loss, try nyo po mga kabusiness. Bukan ang ating hair grower. At meron din po tayong panibagong coffee. Ito po ang ating insulin coffee. Para po ito sa mga diabetic na person. Yan. Insulin green coffee with balaba, ampalaya, turmeric, mangosteen, agaricus, mushroom, moringa, lemongrass, green coffee bean, and non-dairy creamer. At meron din po siyang stevia, mga kabusiness. Super effective din po ito, mga kabusiness, sa mga diabetic po. Pangbawas din po ito sa mga cholesterol. Kaya please po, mga kabusiness, try nyo po. Insulin green coffee. Alright, at syempre naman po mga kabusiness namin minamahal, huwag natin kalimutan ang vitamin C ng kabusiness family. Shield C Plus, pagka meron ka nito siguradong protect todo. So right mga kabusiness namin minamahal, ano pa inaantay nyo? Please, bumili na kayo ng mga produkto inendorso ng kabusiness family, hindi lamang para mapanatili ang good health ng buong pamilya, kundi syempre makakatulong pa tayo sa ating mga kababayan na higit na nangangailangan. Alright? Yes, alright. At meron pa, dadagdag ko lang mga kabusiness, ano, kung gusto nyong pumuti at lalong gumapot, gumanda, meron po tayong bagong produkto, ang Vandara Revitalizing Set. Mga. Oh, wow. Ayan. Abay nyo na po, mga kabusiness. At siguradong epektibo rin. So, ayan na mga kabusiness namin minamahal. Please, avail natin ang mga produktong inindurso ng kabusiness family. So, ayan na. Tuloy na panonood. Bira. Banaan. Ayan po, mga kabusiness. Kapit po tayo. Kapit tayo, mga kabusiness. Ito yung continuation dun sa yung pagkuha ko dun sa pintuan ni Bong, yung nandun sa barangay, no? Tinuha ko doon at dinala ko doon sa bahay nila. Bahay niya. Para ikabit. Ulit. Nakaka-business. At yun, pagpunta ko doon kanina ay nagpang-abot din kami ni Bay. Sila dun. Dahil nagdala din pala sila ng pagkain ni Bong. Nakaka-business. At yun naman, ang sa akin naman, ang ano ko doon, kinuha ko doon yung pinto na yun kasi nakahambalan din doon, nakakaya naman yung sa barangay. Kaya lang dinala kasi yun ay bilang pagpapatunay lang talaga na yun nga ang ginagawa ni Bong. At saka yun kasi naibinta talaga yun at na-recover lang nila ng mga kasamahan ko rin. So, ayun, naikabit na siya doon ngayon sa bahay. Ang problema, nagkaroon ng ano, parang na-disalign siya. Parang na-disalign siya, mga kabusiness, kasi parang yung frame parang sumiwang, hindi na siya malailapat eh. Hindi, kaya, binalik na namin yung bisagra, pinabit namin ulit. Pero pagka isara mo, may kapirasong sumasabit na siya, hindi na siya tugma. Mga kabusiness, kaya gabi na rin kasi. So, wala kaming gamit kung ano. Siguro sa ibang araw, di ko alam kung alin ang pwedeng palitan doon. Kasi yung bisagra, okay naman ang bisagra niya. Tapos, kung ano yung guhit doon, may guhit naman kasi yun. May gatla.
yun pa rin ang pagkakalagay namin. Ni Bay, si Bay ang kasama ko po mga kabisnes eh. Wala naman na kaming nabago. Pero noong naikabit na siya, nailagay na, hindi na nga screw ang ginamit namin dun eh, yung sa paglagay dun sa pagkabit dun sa kuan. Ano na, ginamit ni Bay kanina nakita ko, concrete nila tayo na maiksi. Kasi yung butas, kung ibalik mo pa, dahil screw type ang ginamit eh. Ano, siyempre, ang pagkakaintindi ko doon, parang sinungkit. So, yung butas na lumakibon, na busalsal sa madaling sabi. Kaya pag ibalik mo pa rin uli yung screw, hindi na siya kumakapit mga kabisnes. Kaya ang ginamit namin is pako, concrete nail. Maliit si Bay ang, ako taga Pigil, si Bay ang nag-ano, buti na tinulungan ako ni Bay. Yun nga, naikabit naman siya. Tugma doon sa gatla na mayroong guhit doon, saktong-sakto yung bisagra. Pero nung isara mo na siya, bumabangga, may binabanggaan dito sa parting ibaba. Nakita namin, nasipat namin na yung frame ay medyo sumiwang na. Hindi ko alam kung yun ba ay maaaring na basa o ano, parang mix pans eh. Tapos yung pati yung plywood din doon sa kabilang gilid, ganun din, parang nag-angat din siyang ganun. Maaaring, hindi ko lang din alam, mahirap magsalita kung yun ba ay maaaring nagbasa o ano. Siguro nung kasagsagan na din nila ay medyo maulan. Kaya hindi siya naglapat eh. Pero naibalik na namin, may sasara siya, hindi nga lang siya mailalapat ng gusto, hihilahin mo pa talaga eh. Tapos ang tigas. Kaya sa ibang araw siguro mga kabisnes, gagawin namin yun ulit. Pero pansamantala yun ay kabit na, ibalik na siya doon sa pwesto. At least nandun na. So yun nga mga kabisnes, bukod pa doon si Bong, okay naman ang kanyang lagay doon sa ngayon. Pag nito may pagkain naman siya. Tapos nabigyan ko rin siya doon ng karton. Nabigyan ko siya ng karton doon. Para paglalatagan, malaki yung karton. Okay. Nakita siya kanina. Okay naman. Satisfied naman siya mga kabisnes doon sa kanyang ginawa. Sa kanyang higaan mga kabisnes. Mama, kaya siyo. Ba't ako ba't ka? So, yun. Panungkot ng isipin ano, mga kabisnes. Napakalungkot ng isipin dahil yun nga, humantong sa ganun ba? Bagaman, yung pagkakulong niya ngayon ay nasa barangay pa lang. At sa susunod pang araw kayo maasikaso, gawa ng linggo bukas. Ngayon po Sabado, linggo bukas. So, hindi maasikaso yun siya agad-agad. So sa Monday pa yun siya maasikaso mga kabisnes. Kaya hindi pa mga kabisnes. So ano, ayan, nandiyan nga si Mingay. Sabi po tayo. Di ba pumasok ka sa loob? Nakapag-usap din kayo, no? Nakapag-usap ka ng sandali. Yes. So ano yung mga nabanggit ni Bong sa'yo or ano naman ang naiging naipayo mo sa kanya? Nabanggit ko sa kanya, ano na, pagdating sa loob. Ako, mga kabisnes. Ay, gusto nilip. Ang kape. Ay, ano, tinapay din? Hindi na pa. Pausap ko siya. Sabi ko gano'ng mga kabisnes sa kanya. Bong. Anong ginagawa mo? Sabi ko gano'ng sa kanya. Alam mo ba, apektado rin kami sa nangyayari sa'yo, sabi ko po, Bong. Kasi kapamilya ka namin eh. Akala mo ganun-ganun lang, sabi ko sa kanya. Nasasaktan din kami sa nangyayari sa'yo. Kung ang palagay mo sa sarili mo ay hindi ka namin mahal. Minahal ka namin dahil matagal ka na namin nakasama. Yun ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, paano yan? Kontento ka na ng ganyang buhay na ganito? Na nakakulong ka, yun ang sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi, ano, kausapin ko pa si Kuya, sabi din ko. Ano sasabihin mo sa kanya? Nakablog yun, kay Junjun eh, nakablog, sabi niya gano'n. Isa pa chance, siya pa, sabi niya. Isa pa chance? Sabi ko,
isa pang chance. Eh, ilang chance na ba nabili ni Kuya sa'yo? Ang sabi niya ganito. Si, ito, last na to, sana lang. Pag hindi akong nakinig, ipakulong na ako, sabi niya ganito. Kasi ano eh, mali naman kasi din yung ginawa mo, inubos mo lahat ng gamit mo, yun ang sabi ko sa kanya. Sabi ko, kung pumapasok ka at kasama ka namin araw-araw, di ba, minsan nga umaabsent siya, di ba? Mm. Kung kasama ka namin, kung na ano ka na nababawasan ng pera mo kada bali mo, dahil di ka nga nakakapasok, or paminsan-minsan, eh, kaysa naman na mamalakal ka, tapos wala kang mapantusto sa gusto mong bilhin, sa gusto mong gawin, kukunin mo lahat hanggang bubong, ubusin mo. Wala nang natira, sabi niya. Yan, kamag-kamot siya sa ulo niya. Mm. Tapos biglang ibabalik din dun. Akala mo ba? Akala mo natutuwa kami sa nangyayari sa'yo? Hindi. Lahat kami, parang hindi kami makapaniwalang nagiging ganyan ka na. Sabi, o tinan mo, kung hindi ka namin mahal, ganitong oras ba magagabi na puntahan ka baba namin para alalahanin? Hindi rin kami makatulog, sabi ko sa kanyang gano'n. Tumawa siya, tas si Tinay, kinakausap siya, sabi ng bata sa kanya, mga kabisnes, ayaw, sabi niya, pinapauwi na siya ni Tinay, ganun niya yung kamay niya. Tapos sabi ni Bom, kinakausap niya si Tinay. Tapos natutuwa sa kanya yung bata, kasi kilala niya si Bong eh, si Tinay. May likas sa bata po si Bong po, mga kabisnes. Kaya sabi niya, buti na mo pati bata, kilala ka niya. Tinutukoy niya, bakit nasa loob ka ng rehas? Lumabas ka daw, ginagano po siya ni Tinay. Tapos, malungkot kami, Bong, sabi ko sa kanya. Kasi si ate at si kuya, number one, di natutuwa. Nababagabag yung puso nila sa nangyayari sa'yo. Kasi, katulad daw, anong sabi sa'yo ni ate, hindi ko pa siya nakausap eh. Wala pa eh. Hindi kaya ni ate, ma. Hindi kaya ni ate humarap doon sa, nandun siya sa loob ng kulungan, mga kabisnes. Hindi kaya ni ate. Hindi si ate tumingin. Hindi si ate tumingin. Ako naawa ko sa kanya kasi naalala ko yung nangyari. Kaya nga nung si kuya nung pagkatapos, diba, nandoon, na ilagak siya doon sa kulungan. Kinabukasan sa vlog, hindi si mama si kuya, hindi rin matiis ni kuya. Naiyak si kuya, mga kabisnes. Pero sabi niya, kung halimbawa daw na ano, bigyan siya ng chance, hindi na daw talaga sa kuya. Yun nga lang eh, maraming pakiusap na si Bong ukol dyan. Marami na siyang mga chances na hiningi kay kuya. Tulad nung sabi niya, yung mga pangako niya, katulad niyan, nangangako siya ngayon na bigyan siya ng pagkakataon pa na ano, para magbago na talaga siya. Maraming bisis niya nang ginawa yan, yung mga ganyan na manangangako siya. Tulad na lang nung nag-absent siyang 1 week na sabi niya ay kinalunisan, ipapasok siya. Yun hindi nangyayari. Hindi. Kaya naging ganun si Bong dahil siya sa nagiging barkada na. Isa yan sa tinitingnan namin, mga kabisnes. Yung mga nakapalibot ba sa kanya na nagiging kasama niya halos sa araw-araw, nakikita niya araw-araw na ang mga gawain din ay tulad halimbawa ng pag-iinom. Diyan siya, isa yun sa tinitingnan din namin na humaling talaga siya doon. Siyempre ang isang taong nakainom, wala na yan sa giya ang pag-iisip na tama eh, hindi na eh. So, yun, pag inaya siguro na, punta tayo sa ganito, maaaring mag-inom pa ulit o iba pang mga bagay. Kaya si Bong, sa madaling salita mga kabisnes, biktima rin si Bong. Biktima lang talaga siya. Kaya nga lang, kailangan din talaga ni Kuya na ipadama sa kanya yung ipadama o iparanas yung pagdisiplina ba? Tulad halimbawa ngayon yan na
kung totoo siya, hindi dapat eh. Hindi dapat eh, nandiyan siya sa loob ng tulungan. Lalo ako sa kanya. Pero, para sa ikabubuti ni Bong, ipinaparamdam ni Kuya kay Bong na eto Bong, ito ang dapat sa iyo. Pero hindi nangangahulugan na nilagay siya doon o sa ano pa man na wala nang pag-ibig, wala nang pagmamahal kay Bong. Hindi. Eh kung hindi pa mahal ni Kuya yan, bahala ka dyan sa buhay mo. Mahala ka dyan, wala na akong pakialam sa'yo, pero hindi kasi ganun eh. Hindi ganun ang puso nila. Hindi ganun kasi ang puso ni Kuya. Kita mo naman sa mga nagdaan ng mga vlogs, natanong pa kami isa-isa dyan eh, mga kabusiness. Kaya, isa lang din naman ang aking naiwandon, naisagot. Ah, sabi ko, kung yun ang talagang gusto niya, Kuya, sige. Gusto niya yun eh. Kung gusto niya dyan sa labas, sige. Kasi ginawan nyo na yan, lahat, Kuya. Lahat na. Ginawan na lahat. Kumbaga nga sa isang pagkain, hindi lang basta ibinigay mo sa kanya, isinusuko mo pa. Pero sana nasabi mo na yun, pero ang puso mo, pero, makita mo siya ngayon, di ba? Pero totoo, mga kabusiness, noong nangyari nga, nandun siya sa gulungan, hindi ko mapigil maiyak eh. Niyakap ko siya, mga kabusiness. Niyakap ko siya. Sabi ko, Bong, magbago ka na kasi. Eh, mahal ka namin eh. Hindi naman kasi naging... Yung pagkakataon yung nag-usap-usap kami doon na nagbigay kami ng pahayag to anong magiging sa mga saloobin namin. Totoo na, nasaktan talaga kami. No? Nasaktan kami sa mga nangyayari kay Bong Pula. Andun yung bang naawa ka na may halong inis. Yung ganun. So, kahit sa mga comment section, yun din ang kanilang damdamin eh. Oo. Nakakawa ko, nakakainis. Pero pag nakita mo na siya sa ganung sitwasyon, maawa ka talaga eh. Mangibabaw pa rin yung awa mo sa kanya o bilang isang kapatid na kagawa talaga. Hindi mo ma... Naiyak ako mga kabusiness. Niyakap ko siya. Sabi ko, magbago ka. Kasi hindi naman din sa advice. Kasi, oh, ang totoo, hindi naman si Bong. Hindi naman si Bong na kung sabihin na makipag-hamuna ng away dyan. Hindi yung gawin mo. Maharot lang po siya sa mga ano, yung biro-biro. Yung kakulitan lang niya sa vlog, nakita naman sa kanya yung kanyang gesture pagdating sa vlog. Nandiyan rin kakulitan niya. Pero kung sabihin mo, yun bang barumbado, basagulero, hindi o siya ganun eh. Makakabis mo. Hindi pa namin nakita si Bong nakipag-away kahit kanina. Hindi pa. Kaya sa madaling sabi, si Bong talaga ay isang biktima lang din. So yun nga, tama si Kuya na... Pero hindi pa rin po kami nawawala ng pag-asa. Oo, nananalangin pa rin po kami. Nananalangin kami na sana darating ang isang araw. Na magbago pa siya. Matutunan niya po ang lahat na para sa apakananuhan niyang sarili. Mm-hmm. Na mahalin niya yung sarili niya po. Mm-hmm. Na darating ang isang araw na yung kanyang pangarap noon na magkaroon silang asawa, magkaroon ng dalawang anak. Ang sana, mga kabusiness, mangyari talaga. Ito ang batay lang sa nauobserbahan ko o nararamdaman ko. Siguro kung talagang magkaroon to si Bong ng isang babae talaga na yung bang hindi na siya lukuhin, mga kabusiness, hindi siya lukuhin. Kasi sa pagkakataon na ito, mga kabusiness, sabi ko na talaga siya eh. Ngayon, kung magkaroon siya ng isang babae na talaga mamahalin siya. Anong babae? Mapapangasawa? Mapapangasawa, siyempre. Ano nga namang mapangasawa mo lalaki? Si natural babae yun. Hindi, kasi yung ano po mga kabisnes, yung babae kasi masakit sa tenga yun. Babae. O, may babae ka, o, di ba? Napakasakit sa tenga. Yun nga, yung magkaroon siya ng isang mapapangasawa na babae ha, hindi lalaki. Na, magiging kabiyak niya. Oo. Ngayon, kung magkaroon siya ng ganyan na totoo mamahalin siya, tapos magkaroon pa siya ng anak, malamang sa malamang mga kabusiness, magbago talaga si Bong. Kasi yun na lang mga kabusiness ang kanyang hinihingi ngayon eh. Kumbaga yun ang kanyang feeling sa buhay niya na magkaroon siya. Kaya nga lang, sa mga nagdaan, hindi na natin kailangan balikan pa yon. Pero aminin natin ang katotohanan na isa yung sa dahilan na nasaktan talaga si Bong. Kaya naging wild siya ngayon. Pero huwag po tayo magsawa mga kabusiness na isama niyo po sa pag-pray po sa Kuya Bong. Opo, mga kabusiness. Maayos po ang lahat. Sana darating ang isang araw mga kabusiness na maging maayos din ang buhay ni Bong.
Kung mangyari yon, isang malaking tagumpay sa kabusiness official pag nangyari talaga. May meron ba kayong sabi pa eh, habang may buhay, may pag-asa. Kasi pag wala ng buhay, wala ng pag-asa. Kaya yon, nung sa kabuuang desisyon ni Kuya na sabi, ito'y pinakahuling baraha natin na talagang isa pa na puhos natin to. So, agree kami doon. Agree kami. Oo, simple. Tao yan. Pero kung mapapanood mo ito, Bong, tandaan mo, mahal na mahal ka ng buong team at ang mga kuya mong kagawa. Sa atin may line, kung tatlo yan, sila kuya. Tandaan mo yan, Bong, nandito lang kami. Alam ko makapanood mo rin. Bong, totohanin mo yung pagbabagong buhay mo. Totohanin mo lang, Bong. Tsak, Bong. Pagka ginawa mo yon at napanood ng maraming mga tao na seryoso kang nagbagong buhay, seryoso ka talaga sa yung pagbabago sa iyong sarili, Bong, hindi mo na kailangan magpakahirap ang maghanap ng babae. Hindi na. Mismo ang babae, pag lalapit nakita sa'yo. Ka, lalapit sa iyo yan. Kasi yung nakikita totoo, kayo. Yung totoong mahal ka. Oo, yung totoong mahal ka. Sana huwag na mangyari yung mga nakaraan. Pag nakita ka, gano'n na, totoo talaga ito, talagang totoo na ito, nagbago na talaga ito. Yung pag ipakita mo, sa loob ng, hindi yung sa loob ng ilang buwan lang, hindi gano'n. Yung talagang totohanan na makikita ka sa bawat vlog ni Kuya, nakikita ka, kung kami man makapag-vlog sa'yo, makikita talaga sa iyong pagkatao na nagtutuong nagbago ka na nga. Bong, 100% maniwala ka sa amin. Hindi mo na kailangan na magpakahirap at maghanap ng babae. Malabo sa sabaw ng positon mo kung talagang totoong ipakita mo sa maraming tao na nagbago ka nga. Yan lang naman din kasi ang ano ng babae, simple. Kahit ikaw naman, kung ikaw naman, ipagpalagay natin ikaw ang naging babae, tapos yung kunwari, yung ikaw babae, tapos yung Bong na naghanap ng babae, ikaw kaya magkakagusto ka kaya doon sa isang tao na yun na ganun ang ginagawa? Di ba hindi? Walang babaeng papatol sa'yo pag ganyan ang ipinapakita mo. Siyempre, nakikita ka, kilala ka sa buong mundo eh. Pero pagkauras na totoong nagbago ka, so, tandaan mo itong sinasabi ko sa'yo, Bong. Baka hindi pa abutin isang buwan, may babae na baka mag-uunahan pa yan dyan sa kabisnes. Ako ang gustong maging asawa ni Bong. Mahing Bong, sabi ka noon. Oo, totoo yun. Kaya nakadalawang tinapay. Kasi yun ang unang-una kasi tinitingnan ng babae na hindi lang basta kasi babait eh, hindi lang yun eh. Hindi lang yun ang babait. Katulad yan, na may trabaho ka naman. Walang pagdududa doon. May trabaho ka, kumikita ka. May bahay ka. May bahay ka pa. Pero naubos. Tapos nakikita sa pagkatao mo, napaka ano na nito, nagbago na talaga. Siyempre, nasusubaybayan ng marami yan. Ay, mula sa ganito na siya ngayon. Talagang, ito talagang totoong Bong na talaga ito. Di, sabi ko nga Bong, di ba, malamal natin narinig. Hayahay. Kuya Bong, nandito lang kami ng kuya mo kung may mga. Nandito lang kami, Bong. Mahal ka, mahal na mahal ka namin. Hindi kami magsasawang sa'yo. Magpaalala. Magpayo. At basta, dito lang kami, Bong. Seryosuhin mo lang sa iyong sarili ang pagbabagong buhay, Bong. Yun lang talaga, Bong, ang dapat mong gawin para maging okay ang lahat. Sa babae, hindi ka na mahirapan. Basta magpakatotoo ka lang talaga. Seryosuhin mo lang. Magpakabait ka na, Bong. Yun lang. Sa mga kabisnes naming minamahal, siguro ganito na lang yung vlog ko, mga kabisnes. Salamat ng napakarami sa inyo. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa araw-araw. Thank you po sa mainyo pong panonood sa aming mga simpleng vlogs. May mga vlogs dyan na medyo katulad dito, medyo seryoso ang ating pinag-usapan. Malaking tulong po sa amin yung... Malaking tulong po sa amin yung mga kabisnes yung inyo pong panonood sa araw-araw. Yung pagtapos sa video,
Yung hindi pag-skip ng ads, malaking tulong po sa amin mga kabisnes. Dahil yan nga ang aming pangako mga kabisnes sa mga nauna pa namin mga vlogs. Yeah, boom! Na darating ang isang araw mga kabisnes na ang pangako kasi talaga namin kay Kuya. Kuya, susunod kami sa yapak mo. Kung ano yung nasimulan ko yan, yun din ang aming pong tatapusin mga kabisnes. Isa kami, lahat kami mga kagwang na darating isang araw na isa kami sa mga malakas na katuwang sa pagtulong mga kabisnes. Sa mga tao pa nga na higit na nangangailangan mga kabisnes. Sana ito gagamitin itong channel kong ito na ipinagkaloob ni Kuya sa amin. Ang inyong abang lingkod, Kagwang Bukmi Official. Nakikisuyot, naglalambing kami, nakikisuyo kami mga kabisnes. Sana suportahan niyo po kami. Inyong abang lingkod, Kagwang Bukmi Official, please po, please support po mga kabisnes. Ang mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga kabisnes. Ang adhikain namin ito ay hindi lang para sa aming mga sarili mga kabisnes. Meron po kasi kami talagang goals mga kabisnes na darating ang isang araw na isang malakas kaming katuwang sa kabisnes official at sa buong kabisnes family. Thank you po talaga. Maraming salamat po. Dirabanat po. Dirabanat. God bless you po. Never say goodbye, tomorrow is another day. Birabanat lang mga kabisnes natin yung mga. Bye po. Pinuno kang my heart of gold.
Panginoon.